Okay guys, this video is basic steps before buying a stocks. Good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, bago ko sumilon yung video na to, so isang paalala lamang na ang video na to ay para lamang sa mga baguhan or newbie sa stock trading or sa stock market at yung mga aspiring na mga tao na gustong pumasok sa stock market. So para sa kanila ang video na to. So kasi basic lang ito guys, kumbaga ito ay paraan pa kung paano magsimulang bumili tayo ng stock sa stock market. At saka nga pala, bago ko simulan ang topic is nais ko muna magpasalamat doon sa mga nag-subscribe sa akin channel, nagfollow sa akin sa Instagram, then sa mga taong nanonood at tumatangkilik ng aking video na ginagawa. So my purpose naman talaga ng video ko is makatulong lang sa mga baguhan na mga trader sa stock market o sa forex man. So ang una kong purpose is gumawa ng mga paliwanag yung mga basic technical indicator para sa mga newbie na nagtatanong about sa stock market at paano gamitin ang mga technical indicator na to. So guys, yun lamang at sana panoorin nyo ang video na ito para sa inyo to guys, sa mga newbie at sa mga aspiring na mga trader at investor sa stock market o sa forex trading man. So guys, basic steps before buying a stocks to grow your capital. So first, find a stock based on. So guys, sa pagpili ng stock ay hindi lamang nakabase sa ito ay kilala natin or ito ay well known, familiar sa karamihan. So, kundi based tayo sa first volume. So bakit importante yung volume guys? So sa isang stock na nagkakaroon ng trending guys, so possibility dyan guys is dapat malaki yung volume. So at isa pa, dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng volume na yun. So may possible na yung volume is selling or possible is buying. So pag buying guys, ang volume, it may indication the price will go up. At then the selling position guys, if the volume is in selling position, so that means the possibility na yung price is going down. So napaka-importante ng volume guys. So dapat pag bibili kayo ng stock or mamimili kayo ng stock, so kailangan merong supported by volume. So yun ang una nating titingnan guys sa pagbibili ng stock sa stock market. Then sumunod guys, number of traders. So dapat bukod sa meron siyang malaking volume guys, so dapat medyo marami din yung trader niya. So merong malaki yung volume pero kaunti yung trader. So yan ay nakadepende doon sa presyo ng isang stock guys. So may mga stock na medyo mababa yung price kaya medyo bulky yung kailangan mong volume na bilhin. So may possible na yung isang trader kailangan bumili ng million of stock or 100,000 of stock. So ganun guys. So kailangan kung sa malaki yung volume, dapat marami din yung trader. So ang trader, pag marami ng trader, so may possibility na malaki yung chance na magkaroon, kumbaga ipagtaas or may pagbaba yung presyo na mangyayari guys. So the more the trader, so the higher possibility that the price or your capital will take a profit. So yun ang ibig sabihin ko guys ha, about sa number of traders. So the next, so capital and price. So bakit importante yung capital and price guys? So ito based on your capital, then ito is based sa presyo ng stock. So ipapaliwanag natin yun guys. So sa pagbili ng stock guys, so karamihan or commonly yung mga trader or mga investor is bumabase dito sa lot table. So pwede ka naman hindi bumase sa lot table guys kung yung board lot mo is
naka-adlot, or ibig sabihin pwede kang na mga bumili ng tingi-tingi na stock. Pero kung ang lot table mo guys is naka-board lot, so dapat yung normal lot, at susundin mo itong board lot table na ating na sa ating PSE. So bakit nakabase yung cap, yung sa yung capital natin guys ay nakabase yung presyo na bibili natin based sa ating capital guys. So ipapaliwanag ko ito guys inyo. So halimbawa guys, itong yung price range na 0.5 to 4.99, so kailangan may board lot kan or lot size ko or number of share na kailangan bili na 1,000. Then dito naman sa 20 pesos to 49.95, so kailangan may lot size, may minimum lot size ka kung naka normal lot ka na 100. So it means every 100 yung bibilin mo kung magkataon. So possible sunod dyan is 200, then 300. So bakit nakadepende sa capital guys yung price na bibilin mo? So kasi guys, after bumili ng makapili ng stock guys, so may mga bukod sa presyo ng stock na babayaran mo, so kailangan mo pa rin magbayad ng tinatawag na commission ng broker na may hawak sa iyo, then taxes, then yung SSP or binabayad natin sa ating PS ng ating broker sa PSE or sa stock exchange. Then kapag isi-sell mo naman o ibebenta mo naman yung hawak mong stock guys, so there's a possibility din na yung stock mo is magkakaroon ulit ng tinatawag na commission at yung broker, then may BAT, then yung SSP, yung dito, yung common dito sa buying at selling pareho, at may karagdagan niya na selling fee guys or SST na tinatawag. So kailangan niyan guys is kumbaga makover mo muna yan bago ka mag-take ng profit. So hinalimbawa ko dito guys si Apex at si P-Gold. So si Apex guys is may 1.86 price ka. So kung may capital ka na 10,000, so kay Apex makakabili ka ng 5,000 na quantity or lot size. Then kay P-Gold, kung may 10,000 ka, so may presyo siya na 42.5, so makakabili ka lang ng 200 pesos. So bakit importante ito guys, yung tinatawag natin na capital at yung price is nakabase sa capital. So para nga ito ma-cover mo agad o mabawi mo agad guys. So kasi guys, yung price na 0.5 pesos to 4.99 pesos is may tinatawag na tick size or pag-ataas at baba ng kanyang price. So yung minimum niyan is 0.01, then pwede tumaas siya ng 0.01, then pwede bumaba. Then si 20 pesos naman to 49.95 is may possibility siya na tumaas o bumaba ng 0.05 pesos. So kung bibili ka ng kay Apex guys, so 1.86, so kailangan mo lang para kumita ka is maging 2 pesos siya. So kailangan mo lang ng 0.14 pesos. So para magka-income ka ng ito, 584.03. Kay P-Gold guys, so sa 42.5, so kailangan mo magkaroon ng 3.5 pesos para magkaroon ng income na to. So medyo napakalayo ng pagitan guys ng tinatawag natin na presyo kapag nagkaroon ng income, at para makover mo to yung mga tinatawag natin na mga iba pang mga fee na binabayar mo after ka mag-buy at mag-sell ng stock. So guys, kung gusto nyo matutunan ng about sa capital, so may video ako dyan sa aking channel, so panoorin nyo na lang. So guys, after mong malaman yung volume, then number of traders, then capital and prices, so sumunod na naman tayo sa pangalawang kailangan natin guys para bumili tayo ng stock. So ang pangalawa guys na kailangan din malaman ay second, review the stock based on technical indicator. So kailangan mong malaman kung ano ang ibig sabi, kung ano ang lagay ng isang stock na napili mo based sa kanilang mga technical indicator. So marami mga technical indicator diyan, so parabolic SAR, so stochastic, RSI, exponential moving average, so MACD, ATR, so simple moving average, BB or Bollinger Band, so DMI, so at momentum. So ano dito sa review stock guys, ano ang makikita mo dito? So sa review stock guys is
bibigyan kanya ng yung technical indicator guys is bibigyan kanya will give you an insight about the stock status. So kailangan guys malaman mo yung status ng stock na napili po. So either na overbought yan or oversold. So kung overbought, it means there's a tendency that the price will go down. So if oversold man, there's a tendency that the price will go up. So yan ang ibig sabihin ng yun ang bibigay sa'yo ng technical indicator guys. So isa pa sa mga ibibigay sa'yo ng technical indicator guys is technical indicator can be used about to see the trend of price. So yung technical indicators na napipili mo guys, so isa sa mga to ay si VB or Bollinger Band. So malalaman mo kung ano yung takbo ng kanyang presyo guys based sa mga technical indicator na yung gagamitin. So guys, may mga video tayo about sa mga technical indicator na to. So may moving average tayo dyan. So may Bollinger Band, RSI, stochastic, so marami pang iba. So kung gusto niyo yung matuto guys o magkaroon ng ideya about dito sa mga technical indicator, so panoorin niyo lang ating video. So pinaliwanag ko doon ng basic lang at madaling intindihin sapagkat yun ay Tagalog din. So guys, pangatlong ibibigay sa inyo ng technical indicator. Technical indicator can also give you a momentum of trend. So ano ito guys? A momentum and trend. So possibility yung trend ng price either mag uptrend or downtrend. So sa stock market guys, there is only one way to take a profit. So kailangan yung presyo is tumaas. So kailangan mong malaman yung sa technical indicator if may pagtaas pa yung presyo or possible may pagkaroon na siya ng tinatawag na sideways or weakening of trend or possible downtrend ng price. So yun ang binibigay minsan ng technical indicator. So guys, hindi lahat ng assumption or bias natin sa pagbabasa ng technical indicator is 100%. So there's a possibility na yung pagbabasa natin o pagkaintindi natin or bias natin sa technical indicator guys is kabaliktaran ng mangyayari kinabukasan guys kung tayo sa stock na ating bibilin or napili. So may tinatawag kasi na reversal of price or reversal of situation guys. So either na magkaroon ng reversal yung presyo. So kung possible ang inisip mo or bias mo sa technical indicator is mag-uptrend so yung price. So there's a possibility na magkaroon ng reversal yan guys. So kaya hindi 100% is umbaga accurate yung magiging bias natin sa pili natin technical indicator. Pero it's very helpful pa rin na malaman natin ang kumbaga gamitin natin ang technical indicator para there's about 50% of chances that the stock you choose should be profitable. So or either that price that stock will be have a downtrend momentum. So yun ang ating isa sa mga binibigay ng technical indicator guys. So third ang ating kailangan guys after natin malaman yung volume, so yung number of traders, then yung price based on other capital, then naka-review na tayo ng mga technical indicator. So sumunod guys, ano ang kailangan din malaman? So pangatlo, the third is find a fundamentals about the stock you choose. So ano ito yung mga fundamentals guys na ating napili? So una dyan guys, based on news. So either ano itong ating mabasa sa dyaryo or sa mga tinatawag natin ng mga website about sa stock market or either sa na mga nagbibigay ng updates sa atin regarding sa status ng mga stock na nakapaloob sa stock market. So marami naman tayong napapanood dyan or possible na may nakikita rin naman tayo na sa mga ating trading platform na gamit natin sa ating broker. So nagbibigay din naman sila ng mga fundamentals, so yung mga news. So yun ang ating isa sa mga yan. So either yung news na nabasa nyo is magkaroon ng negative impact or positive impact doon sa company. So halimbawa na lang natin guys. So yung news na baga na nangyari doon sa pagkaroon ng franchise ni Dito. So there's a possible positive impact yun na nangyari kay Dito. So kaya siya dinumog ng mga trader. So positive yung nangyari sa kanya. So ang news na nangyari doon sa renewal ng ABA 7 guys. So yun ang
negative naman na nangyari, guys. So importante din na naka-base tayo sa fundamentals o sa news ng isang stock, guys, kung ano ang lagay nito, guys, lalong-lalo na sa stock market. So ang stock market, guys, so possibility diyan is naka-base yan sa fundamentals. So karamihan diyan is fundamentals ang nagdadala, guys, kung bakit dinudumog ng mga traders at mga investor ang isang stock. So unlike dun sa forex, so sa forex, guys, ang mga gamit mo usually is technical indicator. So commonly technical indicator ang nagkakon sa forex, guys, sa mga trader doon. So sumunod, guys, sa na fundamentals is company report. So importante din, guys, yung company report ng isang stock. So either yan quarterly, annually. So there's a possibility, guys, sa company report na nagbibigay sila kung yung stock na yon or company na yon is kumita. So possible kung kumita ang company na yun, guys, or either na meron silang bagong press release regarding sa amendment ng kanilang company. Halimbawa, nagkaroon sila ng panibagong, nagtatayo lang sila ng panibagong company. So possible yan. It's a good indication. So company report na kumita yung kanilang company or yung stock, so nagkaroon ng gain in first quarter, third quarter, or annually, semi-annually. So yun ay sa mga positive, mga impact na dinudumog ng isang trader, guys, ang isang company ay isang stock. So isa pa sa mga dahilan, company report. So there's a possibility the company, so be yung kadala, may there's a company na nagbibigay ng dividend, guys. So yun, isa rin yun sa mga nangyayari, guys. So once na nagkumita yung company, nagkaroon ng gain, so nagbibigay ng dividend. So the dividend, guys, there's a tinatawag na inclusion date at saka inclusion saka exclusion. So sa kadalasan, yung dividend, guys, is nauunang company, nagbibigay ng dividend is nauuna minsan, guys, na binibigay ng mga company. So kaya there's a possibility na yung isang trader, so hinahabol niya na magkaroon siya ng dividend. So sayang din kasi yun, no. So kung ibig sabihin, kung nagbigay yung company ng 0.1 pesos na dividend, so kung may 10,000 ka na stock na makayang bilhin, so may possibility na pwede kang magkaroon ng dividend na 1,000. So yun ang isa sa mga dahilan, guys, kung bakit kailangan mo ng fundamentals na company report bukod dun sa news na nababasa mo. So guys, alam mo na kung paano ngayon bumili ng stocks. So ang dalas na kailangan mong gawin, guys, is the last is make your own sentiment about the stock you choose. So anong ibig sabihin nito, guys? So sa sentiment, guys, so either na based doon sa kanilang technical, so sa volume, sa number of traders, so sa price, so sa fundamentals, so makakabuo na yung sentiment kung yung stock na yun is profitable. So nasa sayo yun na yun, guys. So the last decision is in your hand. So either kung bibili ka o hindi. So guys, yan ang mga basic natin tandaan sa pagbibili ng stock. So unang-una, should the stock, kung isa kang trader, guys, ha, so should be the stock should be have a volume. So either it have a volume, should be have a huge number of traders. So if the two have been, kumbaga, kung meron na yung dalawa, so kailangan yung price of stock ba is pasok dun sa capital mo. So kailangan mo ring malaman dun yun. So kung pasok yung tatlo na yun, guys, so reviewin mo na yung tinatawag natin na mga technical indicator para malaman mo if the price is uptrend or downtrend or either sa sideways, either na magkaroon ng sideways. So yun, guys, ang sumunod, ang pangalawa din, yung tinatawag natin na fundamentals. So kailangan makinig din tayo ng mga news at magbasa rin tayo ng mga report about sa mga stock, guys, na ating napipili. So guys, yan ang importante nating malaman bago tayo bumili ng stock sa stock market. So sana, guys, nagkaroon kayong ideya kung paano bumibili ang isang trader ng stock. So kung isa ka namang investor, so either na ang piliin mo na lang is yung kung gamitan mo na lang is yung technical indicator. So kung isa ka ng investor, so possible kasi yung price, yung capital, guys, is mawi-wave na yun. So sa isang investor kasi, mas malaki na yung mga capital niyan.
So sa volume naman, so hindi mo naman kailangan. So kung tipo mo yung, kung alam mo naman yung stock na yun is kung mga mga may sentimento ka naman yun na maging magkaroon ng taga dito na maging good future, magkaroon ng good future. So possible na wala na yun, guys. So doon ka na lang sa tinatawag natin na technical. So sa technical, guys, tingnan mo na lang kung ang price ng stock na yun ay yung stock is nasa tinatawag natin na oversold. So if the stock is in oversold position, so it's a good indication to invest in that company. So if the stock is in overbought position, so there's a possibility that there's a chance na bababa na yung, kumbaga sa initial price mo is magkakataon na bababa yun, either or may chance din naman na magkaroon lang ng sideways ang presyo doon or hindi magbago, then after the year, so saka na siya magkaroon ng natawag na uptrend. So guys, maraming salamat sa inyo. So sana makapagbigay ako sa inyo ng konting ideya. So maraming salamat sa inyo, guys.